isang oras gabi. Kasi emergency po ang nangyari kay Ate Maylene. Emergency po ang nangyari kay Ate Maylene na hit and run po siya sa kanyang lugar habang siya nagtitinda. Kasi inabot daw po pala siya ng gabi. Eh, ang hirap po noon kasi yung bike niya walang ilaw. Wala pong ilaw yung bike ni Ate Maylene, kaya napakadelikado. Sinabi naman po namin siya na huwag siyang umabot ng gabi, pero di ko po alam kung bakit. Kaya alam ko anong nangyari kung naglalakad lang sila. Oo, di man natin din alam, kaya alamin po natin kung anong nangyari talaga. Kung nagtitinda o ano, di niya sinabi ko. Di sinabi, walang sinabi ka. Kasi wala sinabi kung nagtitinda siya nung time na yon. Kaya ngayon, yung bike, patay po kami parehas. Kayong dalawa? Opo. Ang bilis po ng van po ng... van? Opo, tapos po kutsi. Pansa ka kutsi? Pauwi na po kami. Sige, tara. Tara, Joseph! Tara, tara. Nahiro. Adalayan mo. Hindi ka nakatulog? Kumain ka naman. Hindi nga po nakakain at ano nga po, sakit nga po ng ano po, po ulo. Puro 4 din. Pauwi na ng bahay. Ayan, nasa loob na po sila Ate Maylene. Naghihintay po ng check up sa kanila. Ayan po si Enloid, mga kalinga po. Sinama ko muna sa bahay. Pumayag na magpo-confine si Ate Maylene. Kasi kailangan i-check yun ng doktor kung baka nasa loob po yung tama. Kahit ka, Enloid, nung madami. Hindi ka pa nakain? Hindi. Sige, kain ka. Masakit ba? Hindi. Sugat mo. Masakit? Hindi na po. Hindi na daw masakit. Hindi, saan niya napatama ito? Saan napatama? Sa semento? Sa kanal? Sa kanal? Nag-shoot ka sa kanal? Opo. Enloid, ano yung nakabangga sa inyo? Naka-adaplist, napasagi? Puting kutsi. Puting van? Opo. Pangpasada o ano? Hindi. Yung pangpasada po. Ay, pangpasada. Bakit nagtitinda pa kayo ng ganong oras? Anong oras yun? Hindi po kami nagtinda, nag-deliver. Nag-deliver kayo? Nang anong dini-deliver nyo? Yung pako po, tas. Pako? Anong oras tas ginabi na kayo? So, pauwi na talaga kayo nun? Oo. Wait, walang tumulong sa inyo? Nung... Wala. Bakit? At wala pong nakakita. Wala nakakita. Kailan pa baga na ano? Kagabi? Nung isang gabi. Isang gabi pa? Grabe. Ano, buti may nag-ano sa amin. Kaso na mabasa namin yung message kasi. Ma'am. Uwi na pagkaranda mo? Nawara na yung hilok. Ha? Nawara na yung hilok. Yung dito sa ano mo, sumasakit pa patingin ba? Hindi. Grabe ang tama. Hindi pa yung laki niya. Hindi pa na ano na yung hilok. Talagang yung mali na yun. Sabihin malaki yan nung dila na ka dito? Hindi. Sabi ni Dok, pwede ka na daw lumabas ngayon. Kaya nung binayaran namin yung bill, ito yung binayaran natin. Nakita niyo at may din yung abong gano'n yung ano? Ano po, puti po siyang van. Puting van. Tapos po, kulay po ng puti.
pa, ganun pa silang ano. Yung ba nakita ko, nawariwad pa. Nung tumalo ako sa pilig, nawariwad pa yung bani. Kung nga kumaisip ko na, ibinapit siya lang ko sana yun. Hindi nagtalsi kayo sa ano? Talsi ko sa pilig. Dadaganin ako ng bahay. Madilim yung area at? Madilim nga tayong area mo? Nung buti nga po, patay sana ako kami kung hindi ko nahiyan na yung bag. Bakit naisipan mo man magbiyahe ng gabi? Hindi, nag-deliver na ako ng pako. Pagka-deliver ko ng pako sa Silang Dos, pauwi na kami. Malapit na sa Magtaganti. Mga nang oras yun? 7, mag-aaras ito po. Pauwi na nga po kami po. Nakita ko pa nga po siya, patid ni Kuya, ano po. Sabi sa akin ay, at yung ginagabi na kaysa, kasi nga po, naghatid ko ako ng pako ay sa Silang Dos ako, ilayo lang ako nun. Buti nga, hindi ko masyado ng grobe. Sawa na. Wala daw pong damage po ang ulo ko. Ang nagrabe ko lang daw po ay mukha. Mukha? Opo. Kaya nga ito, tingkahin ko pa naman ako bago. Pagkagaling mo ako sa lahat nito. Okay. Kailangan po ng kahin mo. Wala mo.